Hi guys, so today we will be discussing about lesson 8-16 of general chemistry, which is about chemical reactions equation. So at the end of this lesson, you should be able to write chemical reaction equations with base labels, symbols, condition, and the presence of a catalyst. Next one, you should be able to identify the reactants and products in a chemical reaction equation. So, ano ba yung chemical equation na sinasabi natin? When we talk about chemical equation, these are symbolic representation of a chemical reaction. Basically, nire-represent nito yung nangyari dun sa chemical reaction natin. So, ginagamitan natin siya ng symbols, ng numbers, ng letters, and ng physical states. Pinapakita natin dito kung solid ba siya, kung liquid ba siya, kung gas ba yon, kung aqueous ba yung reaction na ng, rather kung aqueous ba yung isang reactants natin or yung product natin. Okay po yun. So, chemical equations were first formulated by the French chemist Jean Beguin in the year 1615. Tandaan natin, when we talk about chemical equation, these are symbolic representation of what happened during chemical reactions. Next, when we talk about chemical reaction, ito naman ay yung nangyaring reaction between elements or between compounds na naging reason ng pagkabuo ng bagong product. Again, when we talk about chemical reaction, merong reactant. Yung mga reactants na yon, nag-react sila sa isa't isa. Then, nagkaroon ng process. Yung process na yon, dapat mag-lead siya into new product. For example, here, meron tayong first reactant which is hydrogen, second reactant which is oxygen. Yung reaction nilang dalawa, this arrow represent yield or process. Yung reaction ng dalawa na yun, nag-yield siya or nag-produce siya ng bagong product. So, from hydrogen and oxygen, nakabuo tayo ng water. So, that is chemical reaction. And itong representation na ito, yan yung tinatawag natin na chemical equation. Okay po yon. Next. So, parang ganito lang din yun. Ipapakita lang natin dito kung ano ba yung chemical reaction. Alin dito yung chemical equation. Okay po. This one, this is what we called chemical equation. Ipapakita niya kasi yung nangyayaring reaction. Sir, asan yung reaction? Again, ang reaction natin dyan, pag tong reactant 1 ay nag-react kay reactant 2, magkakaroon ng process, mag-yield ng bagong product. That is the chemical reaction. Okay po yun. Okay. So, in here, kung mapapansin nyo, sa left side nyo is the reactant side, and then sa right side nyo is the product side. Sir, lagi po bang ganyan yan? No. Depende naman po iyan sa turo nung ating arrow. Kunwari, ang nangyari ay paganto siya. Yung arrow ay pakabila. Ibig sabihin, this is the reactant and this is the product side. Okay po yun. So again, depende sa direction na tinuturo ng arrow natin. Okay. So this one also represents or pinapakita lang din kung ano ba yung chemical reaction and chemical equation. So again, this is example of chemical equation. Yung pagre-react ni H kay oxygen na nagkaroon ng process at nakabuo ng bagong product is what we called chemical reaction. So, kung mapapansin nyo, meron tayo ditong 2. Meron din tayong 2 doon. So, that is what we called coefficient. Yung coefficient natin, those are the numbers na nagre-represent kung ilan yung molecule nung substance natin. Okay po yon. On the other hand, kung mapapansin nyo naman yung maliit na number na nasa baba, that is what we called subscript. Yung subscript naman, ang pinapakita naman niya ay kung ilan yung number of atom ng specific element natin or specific compounds. Okay po ba yon? Okay. So again, this is our reactant side and this is our product side. Okay, next step. So, there are different types of chemical reaction. So, we have synthesis reaction, wherein, kung mapapansin nyo dito sa ating illustration,
tinatawag din siyang combination reaction. At kung mapapansin nyo, A plus B nag-lead siya into one product. So, kung kunwari, i-relate natin sa love life nyong lahat, sabihin na natin na ikaw yung letter A, and then yung crush mo yung letter B. Crush back ka ngayon ng crush mo. Nagkaroon ng reaction between sa inyong dalawa. Ito yun, nagkaroon ng reaction, nag-lead into new product, naging in relationship kayo. So, that is combination reaction. Kung mapapansin nyo, merong simple at magkahiwalay na substance, nagkaroon ng reaction, nag-cause sila into a combination or magkasama na sila. That is combination reaction. So, kung mapapansin nyo dito sa example natin, letter C or yung carbon natin, nag-react kay oxygen, nag-undergo ng process, nabuo ngayon yung bagong product which is carbon dioxide. Sir, ano po yung mga letter na S, G, G, L, tsaka yung AQ? Ano po ito, at ano po iyan? Yan yung tinatawag nating physical state of the element. So, like for example, kung yung carbon, tapos yung S yung kadugsong niya, ang sinasabi lang dyan ay yung carbon in this reaction ay solid. Itong oxygen dito sa reaction na to ay gas. Ganun lang siya. So, another example, H2O plus SO3. So, nagkaroon ng reaction yung H2O kay SO3 at nag-lead siya into H2SO4 aqueous. So, that is a combination reaction. Magkahiwalay sila. Magkahiwalay silang dalawa. This one is reactant 1, reactant 2, magkahiwalay. Dahil sa reaction, nagkaroon ng pagsasama. That is combination reaction. Okay po yun. Next. Decomposition reaction. So, basically, sa decomposition reaction, this is just the opposite of the composition reaction kanina or combination reaction. Ang ginagawa naman dito, kung mapapansin nyo sa illustration natin, magkasama sila kanina. And then, nagkaroon ng reaction, naghiwalay. So, sabihin natin sa love life nyo, magjowa kayo dati, nagkaroon ng reaction, sabihin natin nag-away kayo, nag-break kayo into two groups. So, that is decomposition reaction. So, ang sinasabi lamang natin dito, yung single reactant natin, yung single compound natin, nahati siya into two or more products. Much simpler. So, for example, dito, ang single reactant natin ay H2CO3. Okay? H2CO3 yung reactant natin. Kung mapapansin nyo, isang buo siya. Nagkaroon ng process at nagkahiwalay into H2O and carbon dioxide. Okay. Another example, we have CaCO3. Siya yung buo. Buong single reactant lang siya. Nagkaroon ng reaction na hati into CaO and CO2. Okay po yun. Tandaan natin, combination, magsasama, decomposition, maghihiwalay. Yes, maghihiwalay din sila. Next. Dito tayo sa taas. Next one, we have single replacement reaction. From the word itself, single. Isa lang yung papalitan natin. Okay po ba yun? Okay, so dito, kung mapapansin nyo sa example natin, zinc plus Cu, or rather copper, CuSO4, nag-lead siya into a reaction at zinc SO4 na plus copper. Kung mapapansin nyo, kanina ang magkasama, si copper at si SO4. Ngayon, napunta na siya kay zinc. Sabihin natin si zinc ay si Julia Barreto. Yung copper natin will be Bea Alonso. Yung SO4 natin ay si Gerald. Okay. So, single replacement, pinalitan ni Gerald si Bea with Julia. So, that is single replacement. Meron tayong isang element na papalitan. Okay? Napapalitan para makabuo ng bagong product. That is single replacement reaction. Next, when we talk about double replacement reaction naman, kanina, single lang yung pinalitan, isa lang yung pinalitan, sa double replacement reaction, nagpalitan sila. Like, for example, gamitan uli natin ng love life joke kasi medyo mas nakaka-relate tayo dito. Sabihin natin na si Pedra, o si Petra, ang jowa niya ay si Pedro. Petra, jowa ay si Pedro. Si Juan, ang jowa niya ay si Juana.
Okay, sila yung magjowa ha. Nagkaroon ngayon ng double replacement reaction. Doon sa reaction na yun ang nangyari, si Juan, naging jowa niya bigla si Petra. Si Pedro, ang naging jowa niya ay si Juana. Nagkaroon ng pagpapalitan. So, for example, sa example natin, ang magkasamang una ay si sodium chloride. Okay, si NaCl. And then magkasama, may plus to, magkasamang isa ay si AgNO3. Okay, doon sa nangyaring reaction, naghiwalay ngayon si NaCl dahil si Cl sumama na siya kay silver. Okay, kung mapapansin nyo, si Na, eto na siya. Eto pa rin siya. Si NaO, si NO3 na dating kay silver, nalipat siya kay sodium. So, nagkaroon ng pagpapalitan. Okay po ba yun? Okay. Ganun din dun sa next example natin. So, dito, example natin, for example, ay HCl. So, magkasama si hydrogen at si chlorine. Then, si NaOH, o si sodium at si oxygen and hydrogen. Sa next reaction natin, or rather, dun sa product natin, after nung reaction na yun, magkasama na ngayon si sodium at saka si chloride. Tapos, magkasama na ngayon si oxygen at si hydrogen. So, nagkakaroon ng exchange ng kapartner dito sa double replacement reaction. Okay. Next one, combustion reaction. Okay po. Sa combustion reaction, ang kailangan lang nating tignan dito dapat merong combination ng element kay oxygen. At yung combination ng element with oxygen, dapat merong marerelease na energy. Tinatawag natin yun na burning or combustion. For example, si carbon plus si oxygen, nung nagsama sila, na-produce ang carbon dioxide at nag-release ng energy. That is combustion reaction. Okay? Basta pag may release of energy, that is combustion reaction. Okay po yun. Let's proceed. So, ito parang summary lang. So, synthesis, two or more elements na magkasama, pinaghiwalay into much, or rather, two or more elements na magkahiwalay, pinagsama sila. That is synthesis or combination. Sa decomposition naman, magkasama yung dalawang compound na yon, or yung compound na yun ay magkasama, pinaghiwalay into much simpler substance. Okay po yon. Kay single replacement, meron ka lang papalitan na isa dun sa reactant mo. Kay double replacement, yung mga reactants mo, magpapalitan sila. Magkakaroon ng exchange wherein dito ay nangyari sa mga ionic compounds. Okay po yon. So, ito, gawin natin siya as example. So, isolve natin siya. So, dito sa number 1, mapapansin natin, P plus O2, magkahiwalay, nakaproduce ng bagong product na magkasama. So, that is, yes, synthesis yan. Next, sa given natin, magkasama, nagkaroon ng reaction, naghiwalay. That is, yes, decomposition. Next, chlorine plus NaBr, yield NaCl plus Br2. Kung mapapansin nyo, kanina ang magkasama si bromine at si sodium. Ngayon ang magkasama na ay si sodium at si chlorine. So that is single replacement. Next, si Na plus Br magkahiwalay, nagsama, that is synthesis. Next, mag HGO plus Cl2 naging HGCl plus O2. Si oxygen kanina ay kasama ni hydrogen, nahiwalay siya. So, this is single replacement. Okay po. Next, meron tayong potassium, chlorine, oxygen. Isang buo yan. Isang buo yan ha. At nahati siya into two reactants. So, that is decomposition pa rin. Next, Mg plus O2 magkahiwalay, nagsama, this is synthesis. Next, AlO3, isang buo, nagkaroon ng reaction na hati sa dalawa, that is decomposition. Next, H2 plus N2 magkahiwalay, nagsama, this is synthesis. Next, kung mapapansin nyo dito, 1, 2, rather may copper tayo, may Cl tayo, si hydrogen ang kapartner niya ay si sulfur. Doon sa nangyaring product or sa nabuong product, si copper ang kasama niya ay si sulfur, si hydrogen ang kasama niya ay si chlorine. Basically, nagkapalitan sila. So, that is double
replacement. Okay, malapit na tayo. Next, C plus H2. Magkahiwalay, nagsama into CH4. That is, synthesis. Next, S8 plus F2. O, this one is, magkahiwalay, nagsama into new product. That is, synthesis pa rin. Ayan, congrats dun sa mga nakasunod. Okay, so next topic is balancing chemical equation. So, paano daw ba natin mababalance yung mga chemical equation natin? Okay po yun. So, sabi natin dito sa first rule natin, do not change subscript. Ano na nga po yung subscript? Ang subscript natin ay yung maliliit na number na nasa baba ng elements. Kasi yon ay nagpapakita ng number of atom ng specific element na yon. So, hindi mo daw dapat siya baguhin. So, dito, ito yung subscript. Huwag daw yan papakaalaman. Do not change subscript. Okay, next. Do not forget that hydrogen, nitrogen, oxygen, and the halogens are all diatomic elements. Ang sinasabi lang natin sa number 2 ay yung hydrogen, nitrogen, oxygen, and halogens, diatomic sila. Ibig sabihin, meron agad silang 2 molecules of that specific element. Okay po yun. Next, sa number 3, when counting atom totals, remember that subscript after a parenthesis indicate multiple of everything. So, sinasabi lang dito, for example, ang sinasabi lang dito na yung subscript daw, after the parenthesis, ang gagawin mo sa kanya, i-distribute mo siya sa element na nasa loob. So, mangyayari, 2 times 1 para kay PO, dahil may invisible one yan, rather kay P, and then 2 times 4 kay oxygen. Again, i-distribute mo yung subscript after the parenthesis dun lang sa mga nasa loob ng parenthesis. Okay, next, number 4. When counting atoms total, remember that coefficient indicate multiple of the entire compound. Ito yung tinatawag na coefficient. Sabi ko kanina, ang coefficient is the number before the compound itself. So, this is the compound. Ito yung compound natin, ito yung coefficient. Ang gagawin mo lang dyan, pag binibilang mo na daw, ita-times mo siya. So, 2, yung calcium natin ay may 3, 2 times 3, yung calcium natin, ang atom niya ay 6. Yung phosphorus natin, kung mapapansin nyo, may 2 muna dito. 2 times 1 is 2. So, 2 times 2 ulit, 4. So, yung phosphorus natin ay magiging 4. How about po yung oxygen? Oxygen natin ay may 4 sa loob times 2 yung subscript. 4 times 2 is 8. Times 2 uli, that is 16. Okay po ba yon? So, when an element appears in more than one reactant, number 5 na to, you have to include all of the element dun sa pagbibilang. Ang sinasabi lamang dito, kung mapapansin nyo kasi, yung oxygen nag-appear siya dun sa dalawang reactant. This one is reactant 1 and this one is reactant 2. Nag-appear siya sa parehong yon. So, dapat daw, pag binilang mo yung number of atom niya, number of atom ng oxygen, bibilangin mo pareho yon. So, for example, 2 times 4 is 8 plus, merong 3 dito. So, ang oxygen is equals to 8 plus 3, that is 11. So, 11 atoms ang meron kay oxygen. Gets po yon? Okay. Proceed tayo. So, for example, dito sa types of reaction worksheet. So, may gagawin tayong worksheet. Ibabalance natin yung equation na yon, and then, ibibigay natin kung anong uri ng chemical reaction. Okay, proceed tayo. Number 1, NaBr plus H3PO PO4 yield Na3PO4 plus HBr. Again, ang first rule natin, wala tayong papakaalaman sa ating mga subscript. Okay po yun. Next, ang kailangan na i-check mo dito ay kung ilan ba yung number of atoms ng bawat element na nandyan. And then, pagka ibabalance mo siya, magsimula ka sa pinakamababang number. Pero lampasan mo na si 1 kasi lahat yan may invisible 1 eh. So, una natin gagamitin si number 2. Para mas madali, i-list down muna natin ngayon yung mga elements natin sa reactant side. Ito yan, hatiin natin dito. So, meron tayong Na at meron tayong Br. And then, sa ating product, meron tayong Na, which merong 3 na atom. Meron tayong P, may oxygen tayo, may hydrogen tayo, at may bromine tayo. Nakalimutan ko sa kabila, meron din pala tayo itong H, at merong P,
at may oxygen din. So, lagay natin yung mga number of atoms nila. Si hydrogen ay may 3, si P ay 0, or rather may 1, si oxygen ay 4. So, dito rin sa kabila, ilagay natin in a 3, PO, oxygen ay 4, H, and BR ay parehong 1. Okay po. Isa-isahin natin silang bilangin. Okay po. So, balance ba si Na3 kay Na? No. Kasi si Na3 meron siya ditong 3 sa side ng ng product. Sa side ng reactant, wala. So, dapat dito magkaroon din ng 3. Paano mababalance yan? So, dapat maging 3 din to. So, para maging 3 din yan, kailangan natin maglagay ng 3 dito. Okay, so balance na ba yung sodium natin? Sodium 3 times 1 is equals to 3. So, meron ka ng 3 ngayon dito. Meron ka rong sodium na 3. Okay po yon. Next. Next element ay bromine. Yung bromine natin, merong 3 eh. Nagkaroon siya ng 3. Kasi 3, may 1 yung bromine. 3 times 1 is equals to 3. So, dapat sa side ng react, rather, sa side ng product, maging 3 din to. Kailangan itong bromine na to, ito, maging 3 din siya. So, paano? Lalagyan natin ng 3 dito. Okay? So, lagyan natin siya ng 3 dyan. Okay po yon. So, sa part na yon, magiging 3 na rin yung bromine dito. So, equal na, equal, equal, and equal. Okay po yon. Next na element natin, meron tayong hydrogen na 3. Balance ba siya doon? So, hydrogen is 3. Yung hydrogen dito, 3 times 1 is 3. So, hydrogen natin ay balance na rin. Okay po yon. Next, yung phosphorus natin ay 1. Yung phosphorus natin ay 1. Okay po yon. 1 lang yan, ha? Invisible 1 yon. So, phosphorus ay 1. Phosphorus ay 1. Balance. Oxygen natin, last. Oxygen ay 4. Ayan yon, 4. Oxygen ay 4. So, pareho silang 4. Balance. Okay, so balance na equation natin. So, ano po sir yung final na sagot natin? Ano na po yung final reaction natin? Magiging final reaction natin ay, ayan, 3NaBr plus H3PO4 yield Na3PO4 plus 3HBr. Kung isusulat mo natin uli, magiging 3NaBr plus H3PO4 yield. Sa baba ko na lang ilalagay kasi hindi nagkasya. Ang pangit kong sulat. Na3PO4 plus 3HBr. So, this is our final equation. May isa pang tanong, sir, eh. May isa pa. Ano daw yung type ng reaction na yan? Kung mapapansin nyo, magkasama si Na at si Br nung una. Tama po ba yon? Magkasama siya. And then, ang kasama ni hydrogen ay si PO4. Nagkaroon ng pagpapalitan. So, this one is double replacement. Okay po yon. Next example. Next example natin ay calcium plus plus OH2 plus Al2SO4 3 yield CaSO4 plus AlOH3. So, solve na po uli natin. Para mas mabilis ulit, gawin natin, ilista natin yung mga elements based sa pagkakasunod-sunod nila. Ca, we have oxygen, we have hydrogen, we have also aluminum, which is, rather, meron din tayong sulfur. And then, oxygen, nabanggit na natin yung kanina doon. Pero kung gusto nyo ilagay pa din, sige, ilagay na lang din natin uli para hindi tayo malito. Okay? So, calcium natin, may 1 dito. Sa oxygen kanina, dun sa unang reactant natin, meron tayong, merong invisible 1 yan. So, 2 times 1 magiging, ang oxygen ay magiging 2. Hydrogen natin ay ilan? 2 rin. Aluminum natin ay 2. Ang S natin ay 1 times 3, yung parenthesis sa likod, i-distribute natin sa, rather yung subscript sa likod ng parenthesis, i-distribute natin sa lahat ng nasa loob. So, 3 times S, or 3 times 1 is equals to 3. And oxygen, 3 times 4 ay ilan? 12. So, ilan sir yung total ng oxygen natin? Magiging total siya of 14. So, dapat 14 yung ating oxygen. Ano? Burahin ko na to dito. At ilagay ko na lang dito na oxygen is 14. Sa side naman tayo ngayon ng
product. So, sa side ng product, isulat din natin calcium, oxygen, hydrogen, aluminum, and sulfur. So, dapat maging balance sila. Ilan ngayon yung calcium dyan? Yung calcium sa product natin ay 1 din. Sa oxygen natin, ilan? 4 plus, may 3 doon. 4 plus 3, ilan lang yun? 4 plus 3, that is 7. So, balance ba yun? No. So, para maging 14 siya, anong gagawin natin? Pwede tayong maglagay ng 2 dito. So, 2 times 3, that is 6. Plus 4, ilan na yun? That is, 2 times 3, that is 6. Plus 4, that is 10. E, kulang pa rin ng 4. Kulang pa ng 4 po, sir. Ano pang gagawin natin? Tama bang dun tayo naglagay? Pwede naman. Pwede namang dun pa rin tayo. Pero, may magkukulang na tayo. Balikan natin sa uli. Ibigay muna natin dun sa aluminum. Ang aluminum natin ay 1. Tama? Dito. 2 times 1, magiging 2 na siya. Aluminum is 2. So, balance na siya. Check na natin to. Balikan natin mamaya si oxygen. Okay po yun. Si calcium natin kanina ay 1. Balance na siya. Okay po yun. Yung hydrogen natin, check natin. Yung hydrogen natin, 3 to eh. 3 magiging 6 siya. So, magiging 6. Eh, dito 2 lang. So, dapat maging 6 din to. Tama ba? Tama ba yun? Yes. Para maging 6 siya, anong gagawin natin? Maglalagay tayo dito ng 3. So, 3 times 2 magiging 6. Balance. Balance na ngayon si hydrogen. Sir, eh, hindi na po balance yung calcium natin. Magiging ilan na po yung calcium? Magiging 3 na po. Okay, so, hindi na siya balance ngayon. Burahin ngayon natin si calcium kasi hindi na siya balance eh. Again, guys, ang balancing equation is a trial and error process. So, hindi sa bigla-biglang makukuha mo na yung sagot mo dito. This is a trial and error process. Okay po yun. So, proceed na tayo uli. So, yung calcium po natin, sir, naging 3. So, gawin na natin yung 3. Dapat maging 3 din to. Tama? So, para maging 3 yung calcium natin dito, dapat maging 3 yung calcium natin dito, ang gagawin natin ay, gaglagyan natin dito ng 3. So, magiging 3 yung calcium doon. 3 times 1, magiging 3 na yung calcium. Okay po yun. Okay. Next, ano pa ang kailangan natin? Sir, nagbago po yung oxygen. Nagbago ba? Yes, magbabago yung oxygen kasi yung oxygen dito kanina ay 14 lang. Eh, ngayon, 3 times 2, that is 6. 6 plus 12. 6 plus 12 is 18. Tama ba? 6 plus 12. Oo, 18. Magiging 18 na siya. Sorry, hindi ako magaling sa math. So, magiging 18 na ngayon si oxygen. So, oxygen is 18. Okay po yun. Dapat siya ay maging 18 na. Eh, sa kabila, sir, 18 na ba siya, guys? Sa kabila, okay na si calcium natin, ha? Okay na yung calcium natin. Sa kabila, yung oxygen natin. Balikan ulit natin si oxygen, ha? Yung sulfur muna tayo. Yung sulfur ba naging solve na? Na-solve na ba yung sulfur natin? Yes, na-solve na yung sulfur natin. Kasi dito, sulfur is 1. 3 times 1 is 3. Check. Dito, yung sulfur natin ay 3 times 1 ay 3 din. So, magiging check na yan. Ang problema na lang, sir, natin, yung oxygen po natin. Kasi kulang pa po siya. So, dapat maging 18 po siya. So, dito po, kung ibibilangin natin, 3 times 4, that is 12. 12. 2 times 3, magiging 6. 12. 13, 14, 15, 16, 17, and 18. So, yung product natin for oxygen ay magiging 18 na rin. Balance na siya. So, na-balance na natin. So, basically, ang ating final equation ay 3 CaOH, open parenthesis 2, plus Al2SO4, this is parenthesis, SO4, parenthesis 3, yield, sa baba ko na lang uli ilalagay dahil hindi na naman kumasya ang sulat ko, 3CaSO4 plus 2AlOH3. Okay po yun. So, ganon. Kung mapapansin nyo, medyo complicated siya. Yes, complicated po siya kasi this again is a trial and error process. Okay po yun.
So, ano yung reaction natin, sir? Kung mapapansin nyo uli, sa reaction natin ang magkasama ay, sa unang reactant natin magkasama si calcium at si oxygen and hydrogen. Plus, sumunod natin ang magkasama sa second reaction ay aluminum and SO4, SO43, and then, parenthesis close, 2. So, dun sa yield natin o sa product natin, naging magkasama na si sulfur, oxygen, and calcium, at naging magkasama si aluminum and oxygen and hydrogen. So, basically, nagkaroon ng exchange, and this one is double replacement. Okay po yun, gets po? Okay, for the next, this one is the last example natin for balancing equation. So, example natin ay C2H4O2, ay plus O2, yield CO2 plus H2O. Okay po yun. So, ano mangyari natin dito? Again, isulat natin yung mga elements natin. Pwedeng direct. Kung kaya mo nang idiretso, go lang. Basta ang rule lang natin dito, huwag mong papalitan yung subscript. At kung magbabago ka rin sa kabila, nang dapat kung ano yung bilang sa reactant, yun din yung total number sa product. Okay po yun. So, C2, meron siyang 2 atoms ng hydrogen, ng carbon, and then meron tayong 2 atoms of hydrogen, and meron din tayong oxygen na 2, that is in our product, rather ng atong reactant. Sa ating product, meron tayong, dito yung product ha, meron tayong C, meron tayong oxygen na 2, meron tayong hydrogen, and then meron tayong uling oxygen. So basically, yung hydrogen natin ay 2, yung oxygen natin 2 plus 1, dahil may 1 to, magiging 3 na siya. Okay po yun, ibabalance na po natin. So, yung hydrogen natin, 4 sa kabila, 2 lang. So, para maging 4 yung dito, kailangan natin maglagay ng 2 doon. So, 2 times 2 is equals to 4. Balance ba sila? Sa reactant natin, may 4 tayo, balance. Sa product natin, meron din tayong 4, balance. Okay, proceed. Nagbago ngayon, sir, yung oxygen kasi nagkaroon siya ng 2. Kasi, di ba, may 1 to. 2 times 1, magiging 2 na siya. Tama? 2 plus 2, yung oxygen natin ay magiging 4. So, dapat, sir, yung oxygen dito maging 4 din. Tama po? Opo. So, lalagyan natin ang 2 dito. 2 times 2, oxygen ngayon is 4. So, balance. Yung carbon po natin, sir. So, dapat magkaroon din ng 2 dito para maging 2 yung carbon sa kabila. Tama? So, 2 na yung carbon ngayon. 2 na rin yung carbon dito. So, balance. Eh, sir, may nagbago. Kasi, 2 times 2, 4, plus 2 uli na oxygen, magiging 6 na po yung oxygen natin. So, dapat po magiging 6 yung oxygen sa kabila. Okay lang yon. Burahin natin. Again, this is a trial and error process. So, buburahin ko po to dito. Ang oxygen natin kanina ay 3. So, ngayon, yung oxygen natin ay magiging ilan na? Magiging 2 times 2, 4, plus 2, magiging, yan na, magiging 6 na siya. Burahin ko uli. So, oxygen natin ay magiging, oxygen ay 6. Eh, sir, hindi na siya balance dito kasi 4 lang to. Eh, di gawin din natin yan na 6. Paano natin yan sa gagawin na 6? O, di, burahin natin to dito at gawin natin siyang 3. 3 times 2, 6. O, di balance na. Carbon natin ay 2, parehong 2. Hydrogen natin ay 4, pareho na silang 4. Oxygen natin ay 6, pareho silang 6. So, ang ating final chemical equation ay C2H4 plus 3O2 yield 2CO2 plus 2H2O. So, this is our final chemical equation. So, anong type ng reaction? So, that is, ang magkasama lang kanina, ang magkasama, si carbon at si hydrogen. Nakahiwalay si oxygen. Sa product natin, magkasama na ngayon si hydrogen at oxygen. Nakahiwalay si, or may nakahiwalay ba? Si carbon at si oxygen. Sir, paano po yan? Paano pong reaction po yan? That is, combustion reaction. This is a combustion reaction. Okay po? Okay, so proceed. Tandaan lang natin guys, ang tip lang natin dito, magsimula lagi sa 2. Pag hindi na kaya ng 2 i-balance, proceed kay 3. Pag hindi kaya, proceed kay 4.
Hindi mo na kailangang isulat yung number na 1 kasi as is na may indivisible tayo, or rather may invisible tayo na 1. Okay po yun. And again, kung magbabago yung number ng atom sa reactant, dapat magbabago din yung number ng atom sa product. Kasi dapat equal sila. Kung 6 ang oxygen sa product, dapat 6 din yung sa reactant. Kung 4 yung hydrogen sa reactant, dapat 4 din yung yung hydrogen sa product natin. Okay. So this is another example. Pero hindi ko na siya sasagutan. So kung nakarating na, kung natapos niyo na, or rather kung nandito na kayo sa part ng video na to, sagutan niyo to at i-comment dito mismo sa post natin. Okay po 'yon, and then your teacher will get back to you kung tama yung mga sagot niyo. Okay po. So ayun, I hope may natutunan kayo. Before tayo mag-end, kailangan lang nating i-summarize sandali. Again, when we talk about chemical equation, this is symbolic representation ng nangyaring chemical reaction. Chemical reaction naman, ito yung mismong nangyari dun sa reaction natin, sa pagre-react natin na nakabuo ng bagong product. At meron tayong iba't ibang uri ng chemical reaction. We have combustion reaction, we have, unahin natin, synthesis reaction or combination, magkahiwalay, pagsasamahin. Okay po yun. Next, we have decomposition reaction, magkasama, paghihiwalayin. Next, single replacement, may isang ililipat na reactant, or may isang iiwanan at ililipat. Next, for double replacement, magpapalitan ng mga reactants, yung ating ionic compounds. And for combustion reaction, ito ay reaction with oxygen na dapat magkaroon ng pagre-release ng energy after the reaction. Okay po yon. Sa balancing equation, hindi natin pwedeng pakialaman ng subscript. Okay, that's one rule. Kailangan nating isama sa bilang. Kung meron man tayong subscript after the parenthesis, dapat i-distribute natin siya sa mga element na nasa loob ng parenthesis. At kung meron tayong coefficient, lahat ng element number natin or lahat ng number of atoms natin, ita-times natin base doon sa bilang ng coefficient natin. Okay po yon. And then again, balancing equation is a trial and error process. Hindi siya laging makukuha sa unang try. Paulit-ulit mo siyang itatry. So, pwede ka dapat magsimula ka sa mababang number. Sa 2, 3, 4, 5, 6, and so forth, kung saan ka makarating. Basta dapat kung ano yung number ng atoms, total number of atoms sa reactant, dapat yun din yung total number of atoms sa product mo. Okay po, gets po yun? Kung meron man kayong question, please raise ito sa ating mga teachers, o sa inyong mga teachers, and they'll sure na sasagutin nila mga tanong niyo. Maraming salamat sa pakikinig. Thank you and God bless.